Sa pinagsamang puwersa ng Pilipinas, Amerika, kasama ang Australia, tinarget ang BRP Lake Caliraya. Tagumpay ang pagpapalubog sa barko na itinakdang kunwari enemy target para sa pagsasanay bilang bahagi ng balikatan exercises. The maritime strike composed of air, naval assets and ground artillery with a mission of trying to prevent an aggressor from landing on the Philippine soil. Idinaos ang pagsasanay sa lawag Ilocos Norte, mahigit 400 kilometro ang layo mula Taiwan na may iringan ngayon sa China. Nauna na rin binatikos ng China ang military exercises. Isa pang tinik sa ugnayan sa Pilipinas at China ang issue sa Ayungin Shoal kung saan ilang beses nang na-water cannon ang mga RORI mission para sa BRP Sierra Madre. Kamakailan, lumabas sa mga ulat tungkol sa umano'y new model na ayon sa China na pagkasunduan ng dalawang bansa para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Dati nang iginit ng DFA na walang cabinet-level official na pumayag sa kahit anong kasunduan kaugnay sa Ayungin at si Pangulong Marcos lang ang pwedeng mag-aproba sa ganitong kasunduan. Pero sa ulat ng Manila Bulletin, sinabi raw ng isang di pinangalan ng mataas na opisyal ng Chinese Embassy sa Manila na ilalabas nila ang isang recording ng pag-uusap sa telepono ng isang Chinese diplomat at isang Pilipinong opisyal ng militar na kinilalang AFP Westcom Chief. Doon daw nagkasundo sila sa isang new model para sa pag-manage ng alitan sa West Philippine Sea. Pero duda dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Merong kunong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Dagdag ni Teodoro, kung totoo man daw na may nangyaring ganitong pag-uusap, may pananagutan ng China. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. That is a dead story. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Anybody could say anything. These stories will be rehashed. We have to understand that today's warfare is a battle of narratives. It's a battle of shaping the perception of the people. Nang tanungin tungkol sa audio recording ang Chinese Foreign Affairs Ministry, iginiit nilang dapat tuparin ng Pilipinas ang pangako raw nito. Itigil ang pang-uudyok at bumalik sa pakikipagdialogo sa China. Malinaw raw ang katotohanan at matibay ang ebidensya, pero ikinakaila pa rin daw ito ng Pilipinas. Ayon sa DFA, patuloy pa rin naman na makikipag-usap ang bansa sa China, gaya ng panukala ng DFA na bagong bilateral talks dito sa Maynila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin sagot sa imbitasyon ang China. Kinikilala rin ng DFA ang kahalagahan na kontrahin ang anilay disinformation operation ng China, hindi lamang dito kundi maging sa international community. Counter disinformation with facts and strategic communication to reinforce its unlawful and expansive claims in the South China Sea. China actively pursues a disinformation campaign, which is happening now at this very time, using official government channels, state-sponsored media, and possibly troll farms to peddle several falsehoods and misrepresent facts on the issue. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Pero ang mga mangingisdang Pilipino pahirapan makapasok doon dahil nakabantayan China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels. Parang magnanakaw yung ating mga mangingisda. Binubuli ang ating mga mangisda, kinukuha yung magagandang huli. Sa darating na linggo, pupunta doon ang grupong atin to para samahan ang nasa 100 maliliit na bangka ng mga Pilipino mangingisda at para rin mamigay ng supplies. Maglalagay din ang grupo ng mga boy o boya para simbolikong ipakita ang EEZ ng bansa.
This is not a sightseeing mission or a sightseeing excursion to seek out Chinese marine vessels and or provoke them to attack us with water cannons. This is a legitimate exercise of Filipino citizens to conduct legitimate activities. Gustong ipakita ng grupong atin nito sa pamamagitan ng isang civilian mission sa Bajo de Masinloc sa susunod na linggo na sa Pilipinas ito. Hindi raw nila layon na pataasin ang intensyon sa China. Pero sa mga naklipas na buwan, winawater cannon on China ang ilang mga misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard para hatiran ng supply ang mga Pilipinong mangingisda doon. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung i-water cannon daw ito ng China ay hindi ito sakop ng proteksyon ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. If it is a private vessel that is water cannon, we cannot invoke because it's not a public vessel. It's a private vessel. Now, I doubt if the Chinese will really target private vessel because we will take videos of that and spread that all over the world, and they will suffer a reputational damage. No? So I doubt if they will go to that extent, although it may happen. Our mission will not be intimidated by China's violence and harassment in our own territory. Similar to a homeowner fending off an akyat bahay intruder in the dead of night, our approach in defending the West Philippine Sea is grounded in reclaiming what rightfully belongs to us. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.